Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan. Bigyan natin ang reaction tong reaction ni Sir Jojo D. Guzman, Connect TV. Ninong ko, kabit ko, nako o barak. Magandang araw. Ayan. So as promised, di ba kahapon sabi ko, meron pa na iba pang expose tayo tungkol dito nga doon sa kabit nitong si David Ilagan. Siyempre, as expected, proud na proud si David Ilagan na babastusin ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Okay, in front of them. Proud siya na, oh, marami akong shota, ganito, ganyan. Eh, barako daw eh. Kahit nasa halip na pinagmamayabang ni Obarak, mga kaibigan. Marami daw siyang shota, marami siyang maging babae. Ganyan kasi yung mga ano, mga kaibigan, yung mga alam nyo na yung mga yakis na ano na lalaki, ganyan yan. Isipin nyo nga, oh, si Panot nga eh, kinasahan si Panot eh, oh, di ba? Kumbaga hanggat may mailista sa listahan niya, ililista niya. Kahit napakaliit nung patutoy niya, walang problema, di ba? Ang sagwa naman ito, kadiri. Diba? Buti sana ko nakakapagdulot siya ng kaligayahan eh. Aso hindi eh. Permiso ang dulot niya eh. Baka siyempre dahil nilalargahan niya ng pera, kaya ano, kaya pumapatol sa kanya tong mga ano, tong mga kababaihan na ito dahil sa pera. Siyempre, padudulasan niya ng pera, kaya yung mga gawain ng mga ano eh, ng mga hindi mapapagkakatiwala ang tao. Ganito lang yung sandata eh, proud na proud kumbaga. Okay, so bago tayo mag-proceed dito nga sa expose natin, iuulitin ko ulit kung sino-sino yung mga nasabi ko nakahapon, di ba? Yung si Dal Angela, si Leia Bautista, si Labs ko si Babes, tapos yung Babes Agustin na yung pamangkin ni Vic Lorenzo. O yun mga kaibigan, no? Pero yung mga itsura naman, no? Oh, ay pagsamasamahin yung mga itsura nito, walang panama ito mga kaibigan. Tama naman, bagay nga sa kanya. Pag pinagsama-sama mo yung itsura dyan, ang kalalabasan dyan si Panot. Grabe naman eh. Babae ba ito? Kaya pala ito si Obarak ano eh. Grabe. Kaya ano, madaming babae siya natitikman mga kaibigan, kasi lahat ng babae na yun walang nasatisfy sa kanya, satisfy lang sila kasi nagpapadala siya ng ano, ng pera. Siyempre, bago pakita, padala muna. Ganun yan. Isipin mo, si Panot nga pinatulan. Ako po, pakinggan natin ulit mga kaibigan. Actually, yung pamangkin pa pala ni ano ni Big Ballpen. Kinakanarin pala nito. Sigurado yan, nire-record niya yung mga kaibigan, mga skandal yan. Banggit ko kahapon na lahat ng mga sumusuporta sa kanya dyan sa comment section sa mga live niya, malamang kabit niya rin na rin. O yung iba doon, eh, siguro na bigyan niya ng pangako, ng pera, kasi yan yung style niya eh, papangakuan ka, ganito. Ganun na ganun nga mga kaibigan, yung mga style. Diba? Naalala nyo yung kay Sir Jojo, pati yung sa mga FLM rappers. Diba? Anong sinasabi niya? O, dadalahin ko kayo sa Amerika. Ganito, ganyan, ganyan. Meron pa siyang padala-padala ng mga ano, nagpagawa ng mga certificate. Diba? Dali na naman magpagawa ng mga ganun. Tapos meron daw siyang ano, Richly Production na hindi naman nag-i-exist. May TV daw siya, may TV station. Hindi naman nag-i-exist, di ba? Pang-akit lang ngayon. Para sabihin lang na ano, na mayaman siya. Pero wala yan mga kaibigan, walang ano yan. Walang bilang yan si Obarak. Di ba? Puro forma lang yan. Pero walang bilang yan. So ganyan, kukunin yung mga details mo, ganito ganyan, para meron siyang way para hawakan ka. Ayan. So,
Panglima. Panglima tayo, ha. Magugulat kayo. Kasi hindi naman yung tawagan nila eh, hindi naman yung tipong darling, love, sweetheart, hindi ganun eh. Ninong. Ang tawagan nila, ang tawag niya sa kanya, Ninong. Grabe naman ito talaga, oh. Nakakaganong-ganon pa eh. Talaga naman, oh. Ano kayang itsura ng ano niya? Oh, sagwa siguro. Ang tawag niya sa kanya, anak. Diba? Yun. So alam niyo na kung anong ibig kong sabihin or sino ang aking tinutukoy. Ano? Walang iba kundi yung diehard niyang panatiko. Yung diehard niyang taga-depensa at kung ano-ano pa, taga-post nung kung ano-anong details na ganito-ganyan. Siya yung taga-post niya. So, ganyan, side by side yan na nagtutulungan sa pagdating sa mga ganyang depensahan. So, walang iba kundi si Donna B. So, Donna Panot. Hindi naman malayong mangyari yon. Kasi kahit nga sa akin nun, alam nyo kung maharot lang ako at kung malandi lang ako, pwede, di ba? Kasi yung una pa lang, tatawagin, hindi kasi normal eh, na tatawagin kang be, tapos merong yung mga gestures niya, yung pag-ganon-ganon, parang ano mo yun, parang nangaharot ba? So kung ang isang lalaki kasi, kung ang isang lalaki ay mapagpatol, kagaya ni David Ilagan, maharot, talagang liligawan itong style ni Donna na to, may pa-sexy-sexy pang damit, may pa-post-post, may pa-sayo-sayo ng ganito. So, hindi malayong mangyari yon na magiging sila nga itong ni David Ilagan at ni Donna at naging totoo nga. Kasi sipin nyo yung mga kaibigan, di ba? Kaano? Pag galong-galong pa yun si Obarak, ang liit-liit naman. Na hindi man lang masasatisfy siguro yung ano, yung kaparehan ito. O, di ba? Sa FLM family, kitang-kita naman natin mga kaibigan yung ebidensya, di ba? Ginaganong-ganong po. Ay, lapang mo na lang. Thank you. Kain tayo mamaya. Yung ano, ginaganong-ganong pa nyo. Parang tuyot na kamyas eh. Ang galing talaga ni Sir Jojo. Nung okay ako pa nung nag-uusap-usap pa kami ni itong si Donna B. Donna Panot. Eh, laging tumatawag yan. Pag tumatawag yan, be, gano'n. Hanggang sa dumating yung point na nakwento niya yung relasyon nila ni David Ilagan. Uh-huh. Actually, di ba nga uuwi sana itong si, ano, itong si Donna, August, yung uwi niya sana. Pero, narinig niyo may voice recording, di ba, si David Ilagan, na pinapatanong niya kay June Lasiste, kung meron nga bang kaso itong si Donna B. Kasi di ba nung time na yun, sinasabi ng mga UTW na kakasuhan daw yung mga vloggers at nasama nga yung pangalan ni Donna B. doon. So, pinapatanong niya, pinapa-investigan niya kay June Lasiste. Di ba narinig niya yung voice message na yun? Na kung ipa-verify daw kung meron daw talagang kaso itong si Donna sa Pilipinas. Kasi nga uuwi. Ngayon, walang naging resulta yun kasi alam niyo naman si June Lasiste pera lang yan, ano? Yun ang mahirap sa mga ano, sa mga tabobo, mga kaibigan, di ba? Pera. Ngayon, ang sinabi si ni Donna sa akin noon, uuwi sana, kaya lang sinabihan daw ni David ng kanyang boyfriend na ipagpaliban na lang siguro mga sometime in September kasi uuwi din daw siya. Ganyan. Siyempre diba sakto yung before ng birthday sana ni Boss FLM nung time na yun. Diba nabanggit na rin ni David Ilagan nung time na yun na uuwi siya, diba? Buti na lang mga kaibigan. Kung nagkataon, nako, kung makakapenetrate pa talaga, hindi talaga ipinagkaloob ng Diyos na makapenetrate itong si Obarak sa ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Buti na lang talaga hindi binigay ng pagkakataon. Kung hindi, nako, kawawa ang apulakay natin dito sa ganitong klaseng tao. Talagang iba blackmail nito, huhot-hutan din nito, o kung ano man na ano. Buti na lang at na-booking na kagad siya ng Blaster Trio. Salamat.
So yun, may plano talaga itong dalawa na to na magkita sana sa Pilipinas. Kaya lamang hindi natuloy. Yun, I mean, nakwento niya nun eh, medyo mahaba kasi yung usapan namin nun. At syempre, hindi malayo talaga mangyari kasi nakita niyo naman yung pinost ko, di ba? Na naging kabit siya for 14 years, patago. Yun. Kaya ito yung ano nila, talagang alam ko magugulat or nagugulat kayo ngayon dahil kung tawagin niya, ninong, di ba? Pero talagang meron tinatago yung dalawang ito. At ngayon... Kaya pala naging pareho sila na ng tema. Kasi nung nabuking na tong agenda nito ni Obarak, di ba? Nung nabuko na, sumunod naman itong si Panot naman ang sumunod na ano. Na pareho na sila ng sinasabi. O, ibig sabihin, yung source nila, pare-pareho lang mga kaibigan, di ba? Napakaano talaga. Pakasagwa. Mabuti na lang, nawala na to sa FLM family. Kung hindi, nako. Kung nagkataon itong ano, itong mayaman challenge natin doon para sa bayan ng sa lalawigan ng Cagayan, naku, kung nandito pa to si Obarak, sigurado mga kaibigan, pagsasamantalahan na naman niya yung mga nanay, mga ano, sigurado yan. Buti na lang at nawala na to si Obarak. Alam mo na, Dal Angela, paimbestigan mo na, dahil alam niyo itong si Dal Angela, masyado niyang hinahawakan si David Ilagan. Masyadong silosa. Alam niyo ba yun? Halos lahat. May mga asawa yan mga kaibigan. Tignan niyo. Yung mga pinagagawa, di ba? O yung mga kabit-kabit na ano, talagang matindi. Ang umaga, immoral. Napaka-immoral na mga ano. Yung mga babae dyan na nagko-comment, iniimbestigahan niya, tinatanong niya, huwag daw kakausapin, tapos kung pagalitan si David Ilagan, kahit sa live, talagang hindi nahihiya. Kumbaga, mas daig pa niya yung tunay na asawa ni David Ilagan na si Rita, di ba? And kung napansin niyo rin, itong si Donna, ganun din siya magsalita kay David Ilagan. Alam niyo kasi, ang isang tao, kapag nahahawakan niya ang isang tao, pag napapagalitan niya ang isang tao sa harap ng maraming tao, ibig sabihin, talagang meron silang something, meron silang relasyon. At kung noong una hindi nyo napansin, not until na sinabi ko sa inyo na itong si Dal Angela at si David ay meron, at ngayon nga itong si Donna B. Di ba mapapansin nyo yung way na pagsagot ni Donna B dito kay David Ilagan, ay talagang, alam mo yun, may hawak at parang takot si David Ilagan. Ayun! Baka pinakita na naman yung 3 inches niya na ni Panot. Nakup, talaga naman nakup. Abangan natin yan pag nilabas ni Panot yan. Pag hindi siya, pag hindi pinadalahan ni Obarak, ilalabas ni Panot yan. Sigurado yan. So ngayon, alam ko naman na walang epekto to kay David Ilagan dahil proud nga siya. Proud siyang bastusin ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Proud siya sa kanyang ethics, proud siya sa sinasabi niya, marami siyang girlfriend. Pero kuluntoy na eh. Ano ba naman yan? Ito pa, ang hindi kasi maganda, ang style kasi nitong si David Ilagan, kung hindi niya mapapasagot yung babae, okay, ikakalat niya sa ibang tao na shota niya yung babae kahit hindi. Example, yung nandito sa Hong Kong. May ginawan pala siya ng kalukuhan doon sa Hong Kong. Oh. Nagpapanggap siya na sila nung nasa Hong Kong pero hindi naman pala. Di ba? Grabe. Buti na lang nalaman siya Jojo. Nalaman din natin. Sinasabi niya sa akin noon na girlfriend niya daw yung nandito sa Hong Kong. Sinabi niya sa akin mismo. Siyempre ako naman, wala lang naman sa akin. Okay? Wala sa akin kasi ako hindi naman ako kagaya niya, di ba? Pero, nung nalaman ko, aking inusisa yung nandito sa Hong Kong, wala naman pala. Pinipilit lang niya itong si ano. Tapos, yung kasi yung iba dyan, kaya hindi sila makawala sa kanya dahil meron siyang hawak na alas.
is either yung scandal nila. Mm-hmm. Okay? Scandal, I mean, hindi yung scandal, yung bang iba kasi nagpadala ng dede nila, nagpadala ng kung ano-anong private parts nila, or yung iba, meron siyang detalyado, like yung totoong pangalan, yung address, o yung iba, napadala na niya ng pera, ganito, ganyan. So, yan yung mga ways para mapanatili ni David Ilagan na hawakan niya yung isang tumpak na tumpak yun, mga kaibigan. Di ba? Yan na yan yung style niya, yung gusto niyang gawin sa mga FLM vloggers, defenders, supporters. Gusto niya, kingalain din siya na parang ano, parang pinaka leader natin, parang ganun yung gusto ni Obarak mangyari nung araw, mga kaibigan, di ba? Pero ang masamang gawain, mga kaibigan, ang may pansariling agenda, mga kaibigan, ay hindi uubra sa FLM family. Dahil ang FLM family ay nagkakaisa, solid. Ganun nga tayo, di ba, mga kaibigan? Tapos na ano ko pa, yung ano, yung isang nanay kahapon na nagsalita, tuwan-tuwa ako doon talaga. Kay nanay, kay nanay Galios, Eming Galios, galing pala nun, mga kaibigan. Galon din pala yung naramdaman niya nung ano. Dahil nung ano, nung araw na ano si boss, siyempre YouTube ang gadi, FLM kagad yung tinitignan ko, dahil siyempre, hangang-hanga talaga ako doon sa ginawa niya eh. Hirong-hiro talaga yung ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos talaga, yung nung panahon ng pandemic, talagang kakaiba talaga. Kaya nga nung mga una ko pa sinabi na, nung nakita ko yung gano'n, kasi ilang oras na yung nakalipas noon, siguro alas dos na lang ano, ng hapon o alas 4 na lang hapon dito, tapos, hindi, yun nangyari yun umaga dito, hapon o madaling araw dito, parang gano'n yung oras noon. Tangan, lungkot ko noon. Tapos ibalik tayo kay Nanay Eming Galios. Sinakyan daw niya yung kabayo niya, mga kaibigan, yung stallion niya, talagang pinatakbo daw niya ng pinatakbo. Tapos hindi daw siya nag-leave daw siya sa trabaho ng isang linggo. Tapos nagpunta siya ron sa yung firing range nila. Umubos daw siya sa sobrang galit niya ng umubos daw siya ng 1,000 rounds ng bala, mga kaibigan. Galit na galit yung si Nanay Galios, di ba? Talaga yung maski naman ako eh, mula nung araw na yun na talagang talagang hindi na ako nagpakawala ng ng time, lagi ako nakatutok na hanggang sa mga oras na ito. Nagpupuyat ako, gumagawa ako ng video. Sakripisyo ko ng oras para maipakita ko din yung sarili kong pagsuporta yung kay Francis Leo Antonio Marcos, dahil mahal na mahal ko rin si Francis Leo Antonio Marcos, mga ibigan. Tapos na rin itong yung vlog ni Sir Jojo. Tao na hindi magsasalita yung tao against sa kanya kahit na merong ginagawang kabalbalan itong si David Ilagan. Pero ako, wala akong pakialam kahit ilabas mo pa ang aking kaluluwa dyan sa kahit sino dyan, hindi ako natatakot, wala akong pakialam. Okay? Dahil kung mali ka, mali ka. At ikaw, sinasabi mo, kung sinasabi mo, barako ka. Pero kung gaano kaliit yung ethics mo, ganyan ka walang ganyang kaliit yung sinasabi ng tapang mo. Wala kang talagang tapang sa totoo. Kasi hindi ka marunong humarap sa isang sitwasyon na alam mo na hindi mo comfort zone. In short, duwag ka. Tama yun, mga kaibigan, yung sinabi ni Sir Jojo. O Barak, isa kang duwag. Hindi ka barako. Buti pa yung kaping barako ng Batangas. Yun, talagang matigas. Barako. Pero ikaw, yung hunyango. Wala kang paninindigan. Balimbing ka. Diba? Hindi ka mapagkatiwala ang tao. Lalong-lalo na pagdating sa pananalapi, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kung paano mo iniscam yung mga nanay, hindi mo na ibinalik. Dahil pinaubaya mo dun sa manika mo yung mga pera na yun, di ba? At maraming salamat, mga kaibigan, at nawala na siya sa FLM family. So yun lang muna ngayon, mga kaibigan, na long live
FLM Family Filipino, OFW sa Mansulok na Mundo Kanaroron, eh, pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Agbyag, Apo Francis Leo Antonio Marcos Ambergo.